Magandang araw sa atin mga katiets. At once again, this is Saikuno Torihanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ito ang ipapakita ko sa inyo. Alam ito sa lahat ng mga kapwa nating katiets. Ito kadalasan ang hinahanap ng mga Japanese dito sa amin. Isang old yellow bamboo. Dalawang puno mga katiets. Makikita mo, kapag matanda na ang isang yellow bamboo, ay malawak na ang sakop. Diyan galing mga katiets patungo dito. Diyan nakalawak ang sakop. Namatay na yung iba pang mga puno. Yan, yan kalawak ang sakop. Nasa mga 10 meters na yan, ang lapad. Yan ang sakop. Yan ang isang puno ng yellow bamboo at ito ang ikalawa. At pinapakita ko sa inyo ang lugar na ito para meron kayong makukuha na kaunting kaalaman dito sa klase ng mga markers. Yan ang yellow bamboo. Napakaganda mga katiets. Sadyang itinanim ito para maging palatandaan sa area. Dahil kapag makita ito ng mga Hapon, dala-dala ang kanilang mga mapa, madali na lang tukuyin ng mga Japanese ang area. Yan. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo dito banda patungo doon sa isa pang markers na bato. Yun mga katiets. Yan na bato. Nasa mga 30 meters galing doon papunta dito. 30 meters yan ang tandaan ninyo. Diyan sa gitna, diyan kayo magkumpas. Tingnan ninyo kung ano ang alignment sa setup na ito. Ito ay south ang puno ng yellow bamboo at yung bato ay nasa norte. Yan ang pupuntahan natin mga katiets. 30 meters galing dito sa yellow bamboo. At ipapakita ko sa inyo ang napakasimpleng markers pero nagtuturo talaga ng exact spot dito sa area na ito. Yan. 30 meters galing sa yellow bamboo. Norte. Norte ito mga katiets. Pero ito ay hinukay na ng mga kapwa nating mga hunters, treasure hunters. Yan ang hukay nila, nasa mga 1 meters. Siguro wala silang nakita. Hininto nila dahil ang area na yan ay mali ang kanilang tinitisdig dito sa kabila mga katiets. Tingnan ninyo ang laki ng bato na yan. Nasa mga 20 tons siguro, umahigit. Yan kadalasan dito sa amin ang nilagyan ng mga markers ng mga Hapon. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi na dito banda ang tamang spot. Dahil dyan mga katiets, kung mapapansin ninyo, ito ay X marker. Yan, nakaganyan. X yan. At meron pang hole dito sa gitna. Meaning, spot itong bato. Ito ang the spot. At merong paa dito na kaliwa o left foot mga katiets. Alam naman natin, lagi ko nang tinuturo sa channel na ito, ang kahulugan ng ganyang klaseng paa. Meron pang passage sign na ganyan. Pointing directional point dito banda sa harap. End of trail ang kaliwang paa. At tingnan ninyo, baka meron sa inyong lugar ang maghalin tulad na setup. Merong kinakat dyan mga katiets. Sadyang kinakat yan. Bilang measurement sa lalim ng deposit. Kung nakaganyan ang
mga lines, yan ay distance galing sa bato na ito patungo doon. Pero kung nakahiga mga katiis kaganyan, yan ay deepness or lalim. Dito ang tamang spot mga katiits. Dito. Diyan ang tamang spot. Sa harap ng X marker, kakaibang setup ito. Dahil sa left foot na paa, nasa mga 20 inches ang haba ng kaliwang paa. 20 inches. At nagbibigay sila ng measurement ng lalim. Ito ay nasa mga 4 inches or 5. Hindi pa namin nasukat mga katiets. At i-divert na lang sa 1 inch to 1 meters. Yan ang pag-divert ng inch mga katiets. Yan ang X marker. The spot. Ito ang tamang spot mga katiets. Sa harap mismo ng bato na ito. Norte ito. Yan. At ipapakita ko sa inyo ang isa pang markers na andito sa lugar. Dito mga katiets. Diyan banda, merong pools na wala ng tubig. Yan. Mga 15 meters siguro. Galing sa bato na yun. Yun, dito banda. 15 meters. Diyan ang maliit na pools. Pero wala ng tubig mga katiets. Dahil sa sobrang init dito sa amin. Tatlong buwan na ang init dito sa amin. Yan ang pools. Yun ang bato. 15 meters. Yan ang patay na pools mga katiets. At dyan sa binabagsaka ng tubig, hinukay na mga treasure hunter. Dyan. Merong butas. Nasa mga 1 meters pa rin mga katiets. Wala siguro silang nakita. Yan ang pools. Mga 6 meters siguro. Siguro ang lalim. Galing dun sa ibabaw patungo dito. Sa babagsakan ng tubig, 6 meters, mababaw lang na pools. Pero wala ng tubig mga katiets. Yan na lang ang natitirang tubig dito sa area na ito. Yan, napakaliit na. Patungo doon. Yan ang napakagandang setup ng mga Japanese dito na area. Yan ang pools. Wala ng tubig mga katiets. Nasa gitna between pools at yellow bamboo mga katiets, nilagay ang ng mga Hapon ang area na mayroong deposito. Sana makapagbigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo sa ganitong klase na setup. Napakainit mga katiets. Yan, balik tayo sa bato na ito. Yan ang left foot marker at X nasa harap. Dito lang talaga mga katiets ang exact spot sa harap ng napakalaking bato. Yan. Dito ang dapat paghukayan. Wala nang iba. Yung hinuhukay ng mga treasure hunter dito sa kabila ay wala ito mga katiets. Kaya napakababaw lang ng kanilang hukay. 1 meters lang. Yan ang dapat natin tandaan sa ganitong klaseng setup ng mga Japanese. Yan. Papakita ko na sa inyo mga katiets ang iba't ibang uri na mga site. Marami kasi ang site dito sa Pilipinas. Nasa mga 100
70 plus ang site dito sa Pilipinas, mga ka-TH. At isang site lang ay naglalaman yan ng 1,000 na spot. Katulad dito, mga ka-TH. Ang isang site lang, 1,000. Hindi pa ako nangangalahati, mga ka-TH. Baka tumanda na ako bago ko pa makita pa ang iba pang mga area dito or mga spot. Dahil nasa 100 plus pa ang mga area na natagpuan ko dito sa amin. At hirap kaming hukayin ang ibang area dahil merong may-ari na hindi nila pinahukay. Yan, ang yellow bamboo, mga ka-TH. Hanapin ninyo sa inyong lugar, baka meron, at ang video na ito ay makatulong sa inyo. God bless sa atin lahat, mga ka-TH, at sana meron kayong napupulot na kaunting aral sa lahat ng aking mga video dito sa aking YouTube channel. God bless sa ating lahat at ingat kayo lagi. God bless.